dala sa isang tribong dumagat. Ang buhay nila'y inaasa sa biyaya ni Makidipet. Ngunit ako'y nalungkot sa aking nakita't naranasan. Lupaing alay ni Bathala, inangkin ang ilang gamat. On potok mi ayen adi ni Makidipet. On potok mi ayen adi para di perse. Ito ang tahanan ng mga agta sa San Ildefonso, Bayan ng Kasiguran, sa Aurora. Pangangaso at pagtatanim sa kanilang katutubong lupa o ancestral domain ang kabuhayan ng mga agta. Ang tinatawag na ancestral domain ay yung tinitirhan ng mga indigenous people simula pa nang maitatag ang kanilang tribo. Ang ancestral domain ng mga agta sa Kasiguran ay nanganganib na mawala sa kanila. Maraming sinasabi ng mga katutubo na ang lupa ay kanilang buhay. Kung mawala yung kanilang lupa, na kung saan yung kanilang kultura ay siyang umusbong at sila kanilang pinapractice, palagay ko ay maglalaho rin ang kanilang bilang pagkatao. Sa bisa ng Republic Act 10083, itinatag ang Aurora Pacific Economic Zone and Freeport o APECO. Magiging economic zone ang mahigit 12,000 ektaryang lupain sa Kasiguran. Kasama na rito ang mahigit 11 ektaryang lupain ng mga agta. Kami pong mismo na makakatubo dito sa Kasiguran, dito na po halos lumaki, dito na po yung mga ninuno namin. Tapos sila lang po yung pupunta at para mangangkam ng aming lupaing ninuno. Kaya po, yun po yung kinatatakot namin. Uunlad daw ang mga agta sa proyekto. Yung development na gustong ihatid ng APECO, hindi lang ito yung tinatawag natin na basta magkaroon na ng investment sa isang area. Hindi, nais nating iangat yung kalidad ng pamumuhay ng mga tao sa isang lugar at kasama sila sa nakikita ng APECO na dapat maging partner, makasama nito sa tinatawag na development. Wala raw formal na konsultasyon sa mga agta bago na isabatas ang APECO. Para pong nangyari, sinaksak kami sa likod ng mga ahensyang ganito dahil hindi po namin alam na batas na pala ito. Ayon sa Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA, kailangang ipagbigay alam at ipaliwanag ng lubos sa mga katutubo ang anumang aksyon na may epekto sa kanila bago ito ipatupad. So kung walang konsultasyong nangyari, ito ay isang malinaw na paglabag sa kanilang karapatan at sa batas ng Pilipinas. Kaya mariin dapat ang ating tayo dyan na ito ay itama. Dismayado ang mga agta. 1983 pa sila humihingi ng titulo, pero naunahan sila ng APECO na 2010 lang itinayo. Bakit mas nauna pa yung APECO na i-release kesa dun sa aming ancestral domain, samantalang ito ay 1983 pa. Kaya po, minsan po iniisip din namin na ang ahensya ng gobyerno nababayaran din siya. Ayon sa Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA, kung may nakabimbing hiling para sa titulo ng isang ancestral domain, hindi pwedeng galawin ang lupa. Malinaw raw na binaliwala ang karapatan ng mga agta. Yan ang sinasabi nating conflict of laws. You have here on the one side, merong kang IPs, mga katutubo na nagkiklip. And then here comes another law or even baka nga executive order yan, di ba, na nagsasabi, this is an economic zone. So dapat yung mga subsequent laws that comes after the IPRA, dapat it should be aligned dun sa ini-impose
ng ating IPRA. Although napasa na yung APECO law, but it doesn't mean na binabypass, surpass na yung ibang mga existing law. It will respect other laws. Wala pang itinatayong mga estruktura sa lupain ng mga agta, pero apektado na rin daw ang pamumuhay nila dahil sa APECO. Napakahirap po na kumilos kami sa ngayon na meron ng nagbabawal sa amin sa kabundukan o sa dagat man. Ang sinasabi nila na nakakatulong ang proyekto ng APECO para sa aming mga katutubo. Hindi po siya makakatulong sa aming pamumuhay. Buhay, kalayaan at seguridad ang katumbas ng lupang kinagisnan ng mga katutubo. Kaya mahalaga na mapanatili sa kanila at manatili sila sa kanilang lupain. Karapatan nilang maging bahagi sa mga plano sa kanilang lupa. Para di ore.